Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway, sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Tayo po'y nagdadasal para sa isa't isa. Tayo mga nasa loob ng simbahan at mga sumusubaybay sa pamamagitan ng live streaming, isang kapatiran, isang komunidad tayo na tayo nagtutulungan sa pamamagitan ng dasal. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami naway magkaroon ng pitagan at pagmamahal para aming magawang sambahin ang ngalan mo. Sapagkat sa mga pinatatag sa iyong pag-ibig, ikaw ay walang pinababaya ang masadlak sa ligalig. Inilulong namin sa pamamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, narinig ni Abraham na sinabi sa kanya ng Panginoon, Abraham, huwag kang matatakot ni mga ngambaman. Kalasag mo ako, kita'y iingatan, at ikaw ay aking gagantimpalaan. Ngunit sinabi ni Abraham, Panginoon, ano pang gantimpala ang ibibigay mo sa akin? Wala naman akong anak. Wala akong tagapagmana, kundi si Eliezer na taga Damasco. Hindi mo ako pinagkalooban ng anak, kaya isa kong alipin ang magmamana ng aking ari-arian. Sinabi ng Panginoon, hindi alipin ang magmamana ng iyong ari-arian. Anak mo ang magmamana. At inilabas siya nito at sinabi sa kanya, masdan mo ang mga bituin. Mabibilang mo ba iyan? Ganyan karami ang magiging anak mo at apo. Nanalig si Abraham at dahil dito'y kinalugdan siya ng Panginoon. Sinabi pa ng Panginoon kay Abraham, ako ang kumuha sa iyo sa Ur ng Kaldeya upang ibigay sa iyo ang lupaing ito. Itinanong naman ni Abraham, Panginoon, aking Diyos, paano ko malalamang ito'y magiging akin? Sinabi sa kanya, dalhan mo ako ng isang baka, isang kambing, at isang tupa.
bawat isa ay 3 taon ang gulang. Magdala ka rin ng 1 kalapati at 1 bato-bato. Dinala nga ni Abraham ang lahat ng iyon at biniyak ang bawat isa maliban sa mga ibon. Inihanay niyang magkakatapat ang pinaghating hayop. Bumaba ang mga buitre upang kanin ito, ngunit itinaboy nila ni Abraham. Nang kumikiling na ang araw, nakatulog ng mahimbing si Abraham at nagkaroon ng 1 nakakatakot na pangitain. Pagkalubog ng araw, ay laganap na ang dilim. Biglang may lumitaw na palayok na umuusok at maningas na sulo ang dumaan sa pagitan ng pinatay na mga hayop. At ng araw na iyon, nakipagtipan ang Panginoon kay Abraham. Wika niya, nangangako ako na ibibigay sa lahi mo ang lupaing ito mula sa hangganan ng Ehipto hanggang sa ilog Euphrates. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Dapat na ang Diyos itong Panginoon ay pasalamatan. Ang kanyang ginawa sa lahat ng bansa'y dapat ipaalam. Siya ay purihin, suubin ang awit, ating papurihan. Ang kahangahangang mga gawa niya'y dapat na isaysay. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Tayo ay magalak, yamang lahat tayo ay tunay na Kanya. Ang Kanyang pangalan, ang pangalang banal, napakadakila. Lahat ng may nais maglingkod sa puon dapat na magsaya. Siya ay hanapin at ang Kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa Kanyang harapan. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Ito'y nasaksihan ng mga alipit anak ni Abraham. Gayon din ang lahat na anak ni Jacob na Kanyang hinirang. Ang Panginoong Diyos ay ang Panginoon, Siya ang ating Diyos. Sa Kanyang paghahatol ay ang nasasaklaw buong sansinukob. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Ang tipang pangako'y laging nasa isip niya kailanman. Ang mga pangakong Kanyang binitiwan sa lahat ng angkan. Ang tipan ng Diyos ay unang ginawa niya kay Abraham at may pangako rin ginawa kay Isaak na lingkod na mahal. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Magsitayo po ang lahat. Manatili siya'y sa atin lalagi, mamangang maluwalhati. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahon yun, sinabi ni Jesus sa kanyang malagad,
Mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta. Nagsisilapit sila sa inyo na ani mo'y tupa, ngunit ang totoo'y mababangis na asong gubat. Makikilala ninyo sila sa kanilang mga gawa. Napipitas ba ang uba sa puno ng dawag o ang igo sa puno ng aroma? Nagbubunga ng mabuti ang bawat mabuting punong kahoy, subalit nagbubunga ng masama ang masamang punong kahoy. Hindi maaaring magbunga ng masama ang mabuting punong kahoy ni ang mabuti ang masamang punong kahoy. Ang bawat puno na hindi nagbubunga ng mabuti ay pinuputol at itinatapon sa apoy. Kaya nga makikilala ninyo sa kanilang mga gawa ang mga bulaang propeta. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating napakabait na Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Nawa, mula sa mata ng Diyos, makita natin ang pangyayari ng ating buhay. At ito ay matatamo natin sa pag-aaral ng Biblia. Ating unang pagbasa sa Lumang Tipan po tayo. Aklat ni Genesis. Si Abraham, ang ating tatay sa pananampalataya. Minsan, nagtanong siya sa Panginoon. Sapagkat kahapon, sinabi ng Panginoon sa kanya, ang magiging mga anak mo, mga apo, kasindami ng alikabok sa lupa. Sabi niya, Panginoon, paano mangyari ito? Matandang-matanda na kami ng aking asawa at wala pa kaming supling. Sinabi ng Panginoon sa kanya, yung nagdasal siya, araw yun. Ito naman sa gabi. Tingnan mo lahat ng mga bituin. Noon, wala pang syudad ngayon. Baka wala kayong karanasan nito. Ako po, mahilig po ako sa astronomiya. Yung gabing-gabi, tingnan mo lahat ng mga bituin sa langit. Sa gabi, ganyan karami ang magiging mga anak, mga apo mo. At naniwala si Abraham. Yung tipan, ano ba yung tipan? Di ba yung tipan pag konteksto ng pagmamahal? O may tipan tayo, di ba? Yung magsing-irog. O may, o tuwan-tuwa ka naman, o may tipan. Aayusin mo sarili mo. Ito, pagtitipan. Kaya nga may lumang tipan, bagong tipan. Ano yan? Yung tipan, kasunduan. Dalawang partido. Magmamahalan, magiging tapat sa isa, isa't isa. Sinong magpapatibay? Sino magpapatuloy? Sa ating ebanghelyo po, mga kapatid, ayon kay San Mateo, paalala sa atin, malalaman natin ang ating tunay na sarili. Makikilala ka ng mga tao, bigyan mo ng panahon, sapat na panahon. Sa pamamagitan ng kanilang mga gawain. Kung ano mga bunga nila, yun ang tao. Yun ka. Kaya nga binibigyan tayo ng buhay ng Panginoon. Ano lumilitaw? Ano umuusbong? Mga bunga ba ng pag-unawaan, pagpapatawad, pagkakasundo. Yan ang hiniling sa atin. Kaya nga, sa dulo, yung masama na puno, susunugin, walang kwenta, walang torya, walang saysay. Yun nga, ano ba buhay natin? Ano ba kasaysayan mo? May saysay ba? Ano ba kwento mo? May kwenta ba? Ano ba istorya mo?
Baka wala namang katorya-torya. Diba? Sa dulo, magkwekwentuhan tayo. Sige na po. Sa tulong ni Maria, ina ng laging saklolo ni San Jose, mga santong tumutulong tuwing may pandemya, lalong-lalo si San Roque, nawa, ang buhay natin, meron namang saysay, mga bunga ng pagmamahal. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, nagdulot sa atin ang panibagong buhay, ang kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Sa pamamagitan ng ating mga panalangin, tayong mga makabagong propeta naway makapagdulot ng mabubuting bunga sa simbahan at sa sanlibutan. Tugon po natin, Panginoon, punuin mo kami ng iyong kabutihan. Panginoon, punuin mo kami ng iyong kabutihan. Ang simbahan naway umakay sa mga Kristiyanong mananampalataya sa daan na naghahatid sa pinahalagahang pag-ibig, katarungan at katotohanan. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo kami ng iyong kabutihan. Ang mga dukha naway huwag mapagsamantalahan o mailigaw na mga huwad at mapaghangad na pinuno. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo kami ng iyong kabutihan. Ang galit na mga taong na biktima ng kawalan ng katarungan, naway maghilom at matuto silang muli na magtiwala at makipagkaibigan. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo kami ng iyong kabutihan. Para sa ating bansa at sa buong daigdig, malampasan nawa natin ang mga pagsubok hatid ng pandemyang COVID-19 sa pamamagitan ng tunay at buong pusong pagmamalasakit sa kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo kami ng iyong kabutihan. Ama naming nasa langit, ikaw ang aming sandigan. Sa mga oras na pangangailangan, buksan mo ang aming mga puso sa iyong biyaya at akayin kami sa iyong kaharian. Niling natin sa pamamagitan ni Kristo naming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pag-aalay namin sana ay kalugdan mo ang buhay at alak na sa gisag ng bigay mong kaligtasan. Pag-aalay namin sana ay kalugdan mo. Isang bayan na nagpupugay, nagmamahal sa'yo. Saan yon itong tinapay na nagdudulot ng buhay at alak na sa gisag ng bigay mong kaligtasan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming paghahain sa papuri sa iyong kabutihan sa amin. Sa dulot nawa nitong kadalisayan, kami naway makapag-alay ng iyong kinalulugdan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob.
ang tao'y nilikha mo't pinangangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Siya yung paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gamin mong banal ang mga kalob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kanya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan, niyahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng makasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapi na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapi mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat na mapumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagdapating kami lahat na makasal sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos, ina ng laging saklolo. Nang kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, San Aloysius Gonzaga, San Sebastian, San Lazaro, San Roque, San Juan Bautista at ng lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng manakakagaling na utos sa turo ni Hesukristo na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwang sa inyo, aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tungyan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala.
At pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, yun sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumayin po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad na may inayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Salayin layo, salayin.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakinabang sa katawan at dugo ng iyong anak ay sumasama sa iyong habag upang ang aming taimtim na ginanap ay maging pagtanggap namin sa tiyak mong pagliligtas sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. May inyo ang Panginoon. At sa mayo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin po niyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Diyos. Nazareno, sinasamba ka namin, binibintungo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus, Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo pinamatayan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus, Nazareno, ininarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus, Nazareno, 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 Nazareno,